grams to, itong pasta na to. Hi guys, kumusta kayo? Guys, malapit na yung ating sauce ito na to. Hi guys, kumusta kayo? Welcome again sa another episode ng Date More TV. Ngayon magluluto tayo ng pasta with sardines. Simpleng recipe guys, pero promise masarap po ito. Samahan niyo po ako guys sa episode natin, episode 6. Ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong sliced butter, 3 cloves of chopped garlic, 2 white cheese, 1 medium size chopped onion, salt and chili powder, 1/2 teaspoon pareho. Ito guys, yung kanina pinakuloan ko na pasta. Bali, 6 minutes, 6 to 7 minutes and then turn off ko na yung heat. Hinayaan ko na lang muna doon siguro mga 2 minutes tsaka ko siya, drain na siya. And then nilagyan ko siya ng konting oil para hindi magtikit-tikit yan. Kung hindi niyo isasama yung sauce, lagyan niyo siya ng oil. I-separate kung gusto niyo naka-separate yung pasta niyo sa sauce para hindi manikit. Tapos meron tayong small can ng sardinas, 1 big can ng ebuff milk, 2 medium size chopped red bell pepper, 1 tablespoon oyster sauce, at meron tayong slurry. Ito yung 1 tablespoon ng cornstarch. Sinaloan ko ng 5 to 6 tablespoon ng tubig. Tsaka nyo siya i-mix. Ito yung magpapalapot sa pasta natin, sa sauce natin. At tapos, meron tayong oil for cooking at saka ground black pepper. Guys, yung paminta, tansya-tansya na lang kasi mas masarap kasi guys yung maraming paminta. So guys, tara, samahin nyo ko. Guys, mag-isa na tayong mag-saute. Invento ng mga recipe. Pag alam natin masarap guys, yun na yun. Basta tandaan lang natin yung mga sangkap. So, ilagay natin yung onion. Kaya guys, pag share ko lang, no? Pag meron na kumiluto na bagong recipe. Tinatanda, sinusulat ko yung mga ingredients pag na yung recipe na yun ay masarap. Para mas maganda kasi pag may notes kayo. Para sa susunod yung para pag sa next na pagluluto nyo ng recipe na yun, same pa rin yung lasa, diba? Enhance nyo na lang kung meron kayong gusto itagdag. Tapos, lagayin natin ang red bell pepper. Iba kasi yung binibigay na lasa nitong red bell pepper. Pwede nyo naman lagyan ng kung gusto nyo ilagay, kung gusto nyo ng green bell pepper. O kasi mag-prepare ko yung itong pulang pepper. Pero meron siyang may iba yung lasa niya. Saka meron siyang natural na sweetness na binibigay. Kanina guys, hindi ko pinakita na yung sugar sa ingredients. Pati ngayon, hindi ko pinakita.
episode. Pero later guys, mag-alagay pa rin ako. Siguro mga 1 teaspoon ng sugar. Guys, simmer lang natin siya. Bago natin ilagay yung yung sardinas. Simmer lang natin siya ng mga 2 minutes. So guys, after 2 minutes, lagay natin yung sardinas. I-drugin na natin ng konti yung sardinas. Yung sardinas talaga, maraming napapasarap na na mga recipe. Pwede mo siyang gawing tortang sardinas. Halo sa lahat ng mga gulay, pwede mo siyang i-mix, i-halo. At may ingredient. Kakasarap. Tapos, lagyan natin siya ng butter. So, pinagsama ko na yung chili powder at saka yung salt. Tapos, lagyan na rin natin siya ng ito yung sugar guys, 1 teaspoon. Ihalo na rin natin ang ating oyster sauce. Ay! Oh my gosh! Sorry guys! Sige, talagang ganyan guys sa kusina, paminsan-minsan. Pasensya na po! Tao lang! Halo natin siya guys. Para mag-incorporate yung ating mga ingredients. Tapos, ilagay natin itong butter. So, ito sa magpapalinam lang guys. Lalong bumango. Naging creamy ang niya, aroma niya. Then guys, lagay na natin yung kebab milk. Pwede nyo rin kayong gumamit ng yung cooking cream. Normally, di ba? Yun naman ang ating ginagamit, yung cooking cream. For alternative guys, pangmasa, kebab milk. Tsaka natin siya lalagyan ng white cheese. Tapos guys,
ilagay na natin itong kaninang tilapia, ay tilapia yung white cheese. Ayan. Ito yung white cheese triangle. Pwede rin kayong, actually, ito sa akin guys, no, optional lang naman itong white cheese. Ito kasi yung available sa aking fridge. Meron kayong yun, cheddar cheese. Ayan. Hintayin natin matunaw yung ano, yung cheese dyan sa ano niya, sa sauce. Halo-halo lang ng konti para mahalo yung, well, incorporate yung ano, lahat ng ingredients dyan sa pan. Yung heat nyo guys sa ano pa rin, nasa ano, high medium. Tapos mamaya hinahan natin siya ng konti for simmering. So yan guys, after mga 1 or 2 minutes, ito na, pwede kayong maglagay tayo ng mga 1/3 cup ng water. Yun, yung 1/3 cup na yun guys, hindi ko pa nilagay lahat. Ayan. Halo lang. Stirring lang guys para yung sauce niya, yan, well, thicken siya. Tapos tikman muna natin siya para magdadagdag tayo ng ano, asin. Guys, magdagdag lang tayo ng pinch of salt. Tapos, ilagay na natin itong slurry. Guys, tama na yung lasa niya. Dinagdagan ko lang ng konting asin. Pinch lang yung dinagdag ko. Kasi mamaya pag nilagay niyo na siya sa pasta, iba maglalagay pa kayo ng cheese. Parmesan cheese, cheddar cheese, sa ibabaw. Tapos guys, yan. Pag ganyan ay hinang nyo lang yung pour nyo ng low heat. Simmer lang natin siya ng mga ano, 3 to 4 minutes. Hanggang sa, ano siya, mag-thicken yung sauce niya, guys. So, takpan muna natin siya. So, guys, check na natin after 3 to 4 minutes. Yan, guys. Nalapot na yung sauce niya. So, yung heat niya nasa low medium na, no? Kanina yung kinover niya siya. I-adjust na yung heat niya sa low, ano, low heat. Yan guys, malapit na yung ating sauce. Luto na to. Pwede nyo lang ihalo dito yung pasta nyo. Ako kasi mas prepare ko yung, ano, naka-separate yung pasta nyo. Lalagay, tapos saka ko siya ilalagay sa ibabaw yung sauce. Yan guys. Tikman natin guys muna. Ano muna natin. Ngayon guys, tama-tama lang siya guys. Ang sarap ng sauce. So okay na to. Patay na natin yung apoy. Saan natin
plating na guys. Ito guys, ito yung ating pasta. Lagyan na natin siya ng sauce. Wow, ang creamy naman ng sauce natin guys. Lagyan na natin siya ng sauce. Ito guys. Lagyan ko pa ng konti. Kasi yung maraming ano eh. Yung maraming sauce guys. Ayan. Tikman natin. So guys, itong ating pasta with sardines. Creamy pasta with sardines. Ayan, tikman na natin guys. Ayan, tikiman time. Ano muna natin. Masintensyahan ng lasa. Guys, ang sarap. Sarap guys. Try nitong recipe natin na to. At sigurado guys, hindi ako mapapaya sa inyo. Napakasimple lang niya. Pero ang lasa niya guys, ang sarap. So guys, salamat sa panonood. At sana magustuhan niyo itong episode natin. At sana isubukan niyo itong iluto, itong recipe na to guys. At sana huwag niyo kalimutan mag-like, share, and comment. Kung meron po kayong request guys na gusto niyo iluto natin, please leave your comment down below po sa description box natin. At sana please don't forget to subscribe na rin po to support to our channel. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Mag-ingat po kayo lagi and God bless. Bye!